Naglabas na ng memorandum circular ang LTFRB kaugnay sa bawal bastos law na magpapataw ng parusa laban sa sinumang operator ng PUV, driver at konduktor na mapapatunayang sangkot sa sexual harassment. Si Gabby Natividad sa report. Rise and shine, Gabby. Hindi makalimutan ni Smitch ang naranasan niyang pambabastos sa kanya ng mga katabi niya sa jeep noong nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo. Kahit ngayon nagtatrabaho na siya, may mga nababasa pa rin siya sa social media na nababastos na kapwa babae sa pampublikong transportasyon. Noong nag-college ako, sumakay ako sa public, bus, tumpil. And yun, for me, pag lalaki yung mga katabi mo, yes, ginagawa silang something. Naglabas na ng memorandum circular ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB alinsunod sa Republic Act No. 11313 o ang Bawal Bastos Law. Magpapataw raw ng parusa ang LTFRB laban sa sinumang operator ng public utility vehicle, driver at konduktor na mapapatunayang sangkot sa sexual harassment. Paliwanag ng ahensya, malinaw sa batas o Safe Spaces Act na ipinagbabawal ang anumang uri ng pambabastos sa pampublikong lugar. Halimbawa nila rito ang catcalling, sexist comments at sexual jokes. Para kay Mitch, dapat 24/7 ang pagtutok dito ng pamahalaan. Kailangan siguro istrikto when it comes to magpag-uupo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Babala ng LTFRB, nasa hanggang 15,000 piso ang multa at pagkansila ng Certificate of Public Convenience ang parusa sa mga violator. Gabby Natividad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.